Nakahanda ang buong ahensya ng City Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa Legazpi City sa anumang epekto ng sobrang init ng panahon, partikular na ang magiging epekto ng El Nino. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Engineer Melody Asun, Legazpi City CDRRMO Head, nakaready na ang mga tauhan ng 911 at maging mga ambulansya ng City Health Office upang magresponde sa anumang emergency ngayong mga panahon. Ito ay kaugnay ng naitalang 50 degrees Celsius na heat index ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa lungsod nitong Biyernes, 22 Mayo. Samantala, sinabi ng opisyal na may sariling automated weather system ang CDRRMO upang kalkulahin ang init ng panahon kung saan sa kaparehong araw kung saan naitala ng PAGASA ang 50 degrees Celsius, 44 degrees Celsius lamang umano ang lumabas sa kanilang weather system. Sa kabilang banda, bumubuo na rin aniya ng mga contingency at mitigation plan ang ahensya para maiwasan ang heat stress kung saan maliban sa mga short-term na paraan o hakbang, kailangan rin aniyang magkaroon ng long-term na plano kasama na ang urban greening o urban vegetation at ang urban design. Paliwanag ng opisyal, ang urban vegetation ay ang pagtatanim ng kahit na anong halaman, puno o maging mga gulay, kahit ba sa simpleng mga recycled plastic bags at mga lalagyan. Aniya, sa ganitong paraan, mababawasan ang init at magkakaroon pa ng preskong hangin. Samantala, ang urban design, ang pagkakaroon ng mga bubong na may pinturang puti o light colors, sa pamamagitan nito ay magre-reflect umano ang init ng araw imbis na maabsorb. Urban greening, lalo na di sa urban area, kulang po tree cover. Ang pigmimin po is urban vegetation. So mag-recycle kita kay mga pots because it's the one that absorbs heat. Proven na po iyan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Leslie Binding mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Legazpi para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo! Bombo!